Mga idol, isang araw nga bago pumasok ang Sacramento Kings sa kanilang Game 5 kontra sa Golden State Warriors ay may lumabas nga pong magandang balita tungkol sa kanilang superstar na si De'Aaron Fox. Yan naman ang ating unang pag-uusapan na susundan ko na rin ang pagsalba ni Trae Young sa Atlanta Hawks at ang usap-usapan ngayong posibleng i-trade ng Memphis Grizzlies si Dillon Brooks. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang papasok nga daw po sa semifinals ng Western Conference ang dating Purok 13. Kaya mga idol, tara! Nga pala mga idol, opisyal na nga pong kasado ang bakbakang Denver Nuggets at Phoenix Suns sa second round ng playoffs matapos nilang talunin at ilaglag ngayong araw sa Game 5 ng first round ang kani-kanilang mga kalaban na Minnesota Timberwolves at Los Angeles Clippers. Kaya mag-uumpisa na nga po ang labanan at initan sa pagitan ni Nikola Jokic ng Denver Nuggets at ni Kevin Durant ng Phoenix Suns. Napag-usapan pa lang nga po natin mga idol noong nakarang araw na nagtamo nga po ng injury ang superstar ng Sacramento Kings na si De'Aaron Fox sa kanyang kaliwang hintuturo matapos itong mabali sa kanilang nagdaang Game 4 kontra sa Golden State Warriors. Kaya dahil nga po dyan, delikado nga na hindi siya makapaglaro sa kanilang darating na Game 5. Sa katunayan, nakalista nga ito bilang doubtful, meaning malaki nga po ang posibilidad na hindi siya makapaglaro sa kanilang susunod na game. Pero lahat nga po ng mga naibalita tungkol kay De'Aaron Fox ay nilinaw nito sa kanyang interview ngayong araw matapos niya ditong sabihin sa media na siguradong maglalaro siya sa kanilang Game 5. Ayon nga po dito, magiging maayos nga po siya ngayon sa kabila ng tinatamo nitong injury sa kanyang daliri. Bali, nakakapag-dribble at nakakatira pa rin naman nga siya ngayon, kaya sigurado makakapag-compete pa rin naman ito kontra sa Golden State Warriors. Habang dumako naman tayo sa ating pangalawang storya sa pagsalba ni Trae Young sa Atlanta Hawks. Bago pa man nga po magsimula ang Game 5 ng Hawks at Celtics, inanunsyo nga po ng NBA na sinuspindi nga po nila si DeJounte Murray dahil sa ginawa nitong pagbangga sa isa sa kanilang mga referee sa kanilang last game. Kaya malinaw nga po na sobrang dihado ang Hawks sa kanilang Game 5, lalo pat gaganapin nga ito sa loob mismo ng home court ng Boston. At gaya nga po ng inaasahan, nagdomina dito agad ang Celtics matapos silang maagang makalamang. Halos kontrolado nga po nila ang buong sitwasyon. Sa katunayan, lumamang pa nga sila ng 13 puntos sa huling 6 na minuto ng 4th quarter. Ngunit sa isang iglap, bigla na lamang nga pong nag-step up dito ang kanilang superstar na si Trae Young matapos siyang magtala ng 38 points, 13 assists, kasama na ang kanyang ginawang game-winning 3-pointer sa huling mga segundo ng 4th quarter upang mailigtas at ma-extend pa ng Atlanta Hawks sa Game 6 ang kanilang serye kontra sa Boston Celtics. Samantala, dumako naman tayo sa ating pangatlong storya sa usap-usapan ngayong posibleng i-trade ng Memphis si Dillon Brooks. Kasabay nga po ng pagkakabaon ng Memphis Grizzlies sa 1-3 sa kanilang serie kontra sa Lakers, marami na nga po mga fans at NBA analyst ang naniniwala na isa nga daw po si Dillon Brooks sa mga rason bakit ganito ang sitwasyon ngayon ng kanilang kupunan. Kung hindi nga daw nito niyabangan si LeBron at nag-focus na lamang siya sa kanilang laro, maaari nga pong hindi ganito ang kalagayan nila. At kasabay nga po mga idol ng papalapit na pagkakalaglag ng kanilang team sa playoffs, may lumabas nga pong usap-usapan ngayon na tatanggalin at ititrade na lamang nga daw nila si De'Aaron Brooks sa darating na off-season. Ayon nga po sa inilabas na balita mismo ng ESPN, malaki nga daw po ang posibilidad na alisin nila si Brooks sa kanilang lineup sa pamamagitan ng isang sign and trade deal. Gayong bukod nga sa pagiging unrestricted free agent nito, hindi rin naman nga maganda ang nagiging epekto niya sa kanilang team. Kaya mas mabuti na lamang nga daw na gamitin na lang nila ito bilang trade assets upang makakuha sila ng mas magagaling na player. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya dito sa balitang papasok nga daw po sa semifinals ng playoffs ng West ang dating Purok 13. Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, pinagtatawanan nga po ng mga haters at fans ang Lakers sa kabuuan ng regular season na ito dahil parati nilang pagkalaglaga at sa 13th pwesto palagi sa standings ng West.
Ngunit dahil lamang nga po sa ginawa nilang move sa trade deadline, bigla na lamang nga pong nag-iba ang istorya at sitwasyon ng kanilang buong kupunan. Gayong bukod nga sa pag-angat nila sa standings at pagpasok nila sa playoffs, may pagkakataon na rin naman nga sila ngayon na makaabot na sa semifinals ng Western Conference Playoffs sa panguna ni LeBron James at Anthony Davis. Kaya di na nga po nakapagtataka ngayon na marami ng mga NBA analyst ang kumakampi sa kanilang kupunan, katulad na lamang ni Charles Barkley na bigla-bigla na lamang ginagarantiya ang panalo ng Los Angeles Lakers. Ika nga yung mga idol, from Puruk 13 to NBA semifinals sa Western Conference. Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play to earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo, Dragon versus Tiger na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang inyong mobile na number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinagkwentuhan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng Soli J-Zone TV na laging nanuno dyan. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.